Alam naman nating lahat na ang mga kaibigan natin ay napaka-importanteng parte ng happiness natin. Pero ayon sa mga bagong researches na ang pagiging unsocial o pag-iwas sa ibang tao ay hindi naman ganun kasama. Dahil pag mas marami kang binibigay na oras sa sarili mo, mas maraming benefits ang makukuha mo. Kaya nandito kami dahil naniniwala kami na mas mabuti nang wala kang kaibigan kaysa yung marami kang mga kaibigan pero puro toxic naman. At ang pagsasarili ay napakahalaga sa buong pagkatao natin. Number 1, nabuboost ang creativity mo pag mag-isa ka lang. Ang patuloy na pakikipag-usap, pakikipag-interact sa ibang tao ay nakaka-distract sa pag-iisip mo at napipigilan ka na mag-brainstorm ng mga bagong ideas. Sa kabilang banda, ang pag-iisa naman ay hinahayaan ang creativity mo na maboost ang imagination mo. Natutulungan ka na alisin ang mga ingay sa paligid at napofocus ka sa mga sarili mong iniisip. Number 2, natutulungan ka na makita ang isang bagay sa iba't ibang paraan. Pag binibigay mo ang oras mo sa ibang tao, lumalabas ang iba't iba mong personalidad. At kahit nakakatulong sa pagbabanding mo sa iyong kaibigan pag ginagaya mo ang kanilang mga behavior, madalas ay nawawala ka sa iyong sarili. Kadalasan, para maging komportable sa atin ang ating mga kaibigan, nakakalimutan na natin na isipin ang sarili nating nararamdaman at mga pangangailangan. Sa mga ganitong sitwasyon, nahihirapan kang makita ang mga bagay sa ibang perspective. Ang pagkakaroon ng konting kaibigan o kahit wala kang kaibigan ay kadalasan natutulungan kang mag-focus sa iyong sarili at ma-experience ang mga bagay base sa kung paano mo ito tunay na nakikita. Number 3, huwag mong pilitin ang isang pagkakaibigan. Madalas nagiging anxious tayo dahil napipressure tayo na makipagkaibigan sa isang taong di naman natin kapareho, walang pakialam sa mga gusto natin. Pag pinilit mong makipag-socialize, nawawala ang mga mahalagang oras mo para sa iyong sarili. At sa dulo ng araw, maiiwan ka na lang na hindi maganda ang nararamdaman. At number 4, pag meron kang magandang sense of self, nakakatulong ito para makagawa ka ng mas magandang choices sa buhay. Pag hindi mo binibigyan ng oras ang sarili mo o tinatawag na me time, madalas ay nahihirapan ka sa kung ano talaga ang gusto mong gawin sa buhay. At kung patuloy kang umaasa sa mga kaibigan mo at sa mga sitwasyon, mas lalo ka lang mahihirapang magdesisyon para sa sarili mo.